Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang maulang Lunes ang sumalubong sa ating mga kababayan matapos maging ganap na bagyo ang isang low pressure area sa bansa. Ayon sa ulat ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang dating LPA ay naging tropical depression at pinangalanan itong Lani. Si Tropical Depression Lani ay 12th bagyo na pumasok sa bansa ngayong taon at kauna-unahan naman sa buwan ng Oktubre. Inaasahang magdadala ng pag-ulan ang Tropical Depression, kaya naman pinapayuhan ng PAGASA ang ating mga kababayan na magdala ng pananggalang sa ulan lalo na sa karamihang mga lugar sa Visayas at Mindanao, pati na rin ang ilang bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Inaasahan ang landfall ng bagyo sa Siargao Bucas Grande sa probinsya ng Surigao del Norte sa susunod na 6 oras ngayong araw ng Lunes. Nakataas ang signal number 1 sa timog na bahagi ng Masbate, Romblon, Oriental at Occidental Mindoro, Palawan, Samar, Biliran, Leyte, bahagi ng Panay Island, Negros, Cebu, Bohol, Surigao del Norte, Dinagat Island, Agusan del Norte at Agusan del Sur. 5 araw bago isara ng Commission on Elections o COMELEC ang filing ng Certificates of Candidacy para sa mga nagnanais na tumakbo sa Halalan 2022, umaasa ang grupong Hugpong para kay Sara na sasali sa presidential elections ang anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Ayon pa sa grupo, hindi pa sila nawawala ng pag-asa dahil hindi pa tapos ang panahon na magbago ang isipan ni Mayor Sara na sumali sa presidential derby. Magugunita na nagsumite na ng COC si Mayor Sara noong 2 Oktubre upang tumakbo bilang alkalde ng Davao City sa 3rd at huling pagkakataon. Kasabay nito ang pag-anunsyo ni Pangulong Duterte na tuluyan na siyang magre-retiro sa politika pagkatapos niyang bumaba sa Malacanang. Dagdag pa ng Hugpong para kay Sara na karamihan ng miyembro ay mula sa Hugpong para sa Pagbabago na itinayo ni Mayor Sara. Magandang tandem ang Sara Bongo para sa 2022 national elections dahil mataas ang lumalabas na survey para sa dalawa. Si Senator Bongo ay nagsumite na rin ng COC para tumakbo sa pagkapresidente habang patuloy pa rin nangunguna sa survey ng Pulse Asia si Mayor Sara sa pagkapangulo. Pinayuhan ni PNP Chief General Guillermo Eleazar ang buong miyembro ng PNP na manatiling neutral at huwag nang makisali sa gulo ng mga nagtutunggaliang politiko. Babala ni Eleazar na mahaharap sa mabigat na kasong administratibo ang mahuhuling pulis na gagamitin ang pangalan o rango sa PNP upang maging instrumento ng isang politiko na masugpo ang makakalaban sa halalan. Hindi umano trabaho ng pulis na manakot o manakit ng kandidato at ng kanilang supporters upang iangat lamang ang pinapanigan nilang politiko na tumatakbo sa halalan. Dagdag pa ni Eleazar na mananagot sa kanya ang sinumang pulis na makikisawsaw sa politika, lalo na yung mga magpapagamit sa eleksyon kapalit ng pera. Anya, mandato ng PNP na gawing payapa at malinis ang gaganaping halalan sa Mayo at hindi magpagamit sa propaganda ng kandidato. Mananagot sa akin ang sinumang makikisawsaw sa politika sa aming hanay. The loyalty of the more than 222,000 strong PNP is to the Constitution and to the Filipino people and not to any political candidate. Hindi pa matiyak ang bilang ng nasawi at nasugatan sa pagsabog sa Kapitolyo ng Kabul sa Afghanistan. Ayon kay Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid, nangyari ang pagsabog malapit sa entrance ng Idaga Mosque habang nagdadasal para sa namayapa niyang ina. Wala pang umaako sa naturang pambobomba. Sa ulat naman ng ibang news agency, nasa 8 na ang nasawi habang nasa 20 ang sugatan. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.